Lagi natin naririnig ang mga salitang globalization o kaya ay internationalization of higher education. Sa mundong sinasabing di umano ay globalisado na o kaya internationalized, saan pa ba ang lugar ng wikang Filipino? Narito ang mga tanong. Hindi ba't ang wika ng internationalisasyon at globalisasyon ay Ingles? Hindi ba't ang wikang Filipino ay hindi maaring gamitin sa pandaigdigang talastasan? Ano ang mangyayari sa wikang Filipino sa panahon ng internationalisasyon at globalisasyon? Kaya pag-usapan natin, wikang Filipino sa panahon ng internationalisasyon at globalisasyon. Pero bago natin sagutin ang mga tanong na yon, balikan natin ng konti ang maikling kasaysayan ng wikang Filipino. Bilang pambansang lingua franca, ang wikang Filipino ay maiuugat sa wikang Austronesiano, mga 900 taon bago kay Kristo. Kaya ang iba't ibang wika sa kapuluan ay magkakamag-anak, kung saan may mga salitang magkapareho ng anyo at kahulugan na tinatawag na cognates sa Ingles. Halimbawa, balay, bahay, valay, o kaya uran, ulan, o kaya atip, atep, atup, o kaya buwan, bulan, at iba pa. Kaya sinasabi na ang Ilocano ay hindi nalalayo sa Bisaya o sa wikang Kapampangan kasi tayo ay umuugat sa wika at sa kulturang Austronesiano. Tingnan naman natin no kung papaano naimuhon ang salalayan ng wikang Filipino. Ang pinakaunang ebidensya rito ay ang Laguna Copper Plate Inscription. Ito ay nakasulat sa Kawi script mga 900 taon na ang nakararaan mula kay Kristo. Ito ay may halong mga lumang salita sa Malay, Sanskrit, Java at Tagalog. Itinuturing na pinakamatandang nakasulat na dokumento sa kapuluan. Nakasaad sa dokumento na pinapatawad na ng pinuno ng Tundun na ngayon ay Tondo ang mga utang ni Namuaran na hindi na kailangang bayaran ng kanyang mga naiwang kaanak. Ang baybayin ay sinasabi din na matandang pamamaraan ng pagsulat. Ang baybayin Tagalog ay pinaniniwalaang mula sa Kawi script ng 14 na siglo. Ang hugis di umano ay maaaring yaong likha ng galaw o kislot ng tubig sa baybay o ilog. Iba ang baybayin sa alibata dahil ang huli ay tuwirang galing sa alif bata ng wikang Arabic. Nang dumating naman ang mga Kastila, ang salalayan ng wikang Filipino ay matatagpuan sa Vocabulario de la Lengua Tagala noong 16 at 13 na taon mula kay Fray Pedro de San Buenaventura. Ito ang kodifikasyon ng mga unang anyo ng wikang Filipino sa panahon ng Kastila. Tingnan natin ang wika at kolonisasyon Kastila. Noong 16 na taon, naisulat sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga na mataas ang literacy ng mga katutubo gamit ang kanilang baybayin. Pero pagkaraan ng 200 taon, dahil sa pagpataw ng alpabetong Romano at wikang Kastila sa mga institusyong panlipunan, bumaba ang literacy ng mga katutubo at ang baybayin ay yung mga matatanda at masa ang siya na lamang gumagamit nito. Kung ganoon, naging wikang pribilehiyado ang wikang Kastila. So usapin naman ng globalisasyon. Alam niyo ba na ang globalisasyon ay hindi bago sa ating kasaysayan? Ito ay ang panahon ng kalakalang galyon na itinuturing na unang anyo ng globalisasyon at ito ay naganap mula 16 hanggang 19 na siglo. Ano ba ang kalakalang galyon? Ito ay kalakalan mula Acapulco, Mexico at China at ang Pilipinas ay daungan. Nagkaroon ng masigabong palitan ng kultura at wika. Kaya, yung mga salita natin ngayon na palengke, tsokolate, tiangge, mais,
Galing yan sa Mexico at mga salita pa nga na Aztec. Samantala, dahil sa kalakalanggal yun, may mga Filipino na tumungo sa Mexico at dala-dala nila ang kanilang wika at kultura. Kaya, batay sa pag-aaral ni Dr. Jaime Veneracion mula sa UP Departamento ng Kasaysayan, natagpuan niya na may Filipinas District at mga lugar na may pangalan na Maganda, Maligaya sa Oaxaca, Mexico. At natagpuan niya ang komunidad ng mga Filipino roon na sinasabing sumabak sa digmaan ng Mexican Revolution noong 1810 kasama ng mga kapatid na Mexicano. Dahil sa kalakalanggal yon, ay nagkaroon ng pagbubukas ng kapuluan sa pandaigdigang kalakalan noong 1834 na taon. Hindi mga Kastilang nagbukas sa atin sa pandaigdigang kalakalan, kundi mga Ingles. Bakit? Sapagkat sa panahon na ito ay palubog na ang Espanya at isang makapangyarihang bansa na ang Inglaterra at nakita niya ang potensyal at kapangyarihan ng kalakal. Nagsimula ang eksportasyon ng mga produktong lokal katulad ng asukal, indigo, pinya, husi, sinamay sa mga kolonya ng Britanya. Marami ring Europeo ang naakit sa komersyo at negosyo na nooy nagdulot ng modernong pamumuhay sa kolonya. Indikasyon ito ng ugnay ng Pilipinas sa global na merkado at kultura. Kung gayon, nagsimula sa ugat na wikang Austronesiano, kung saan ang iba't ibang wika sa kapuluan ay magkakamag-anak, hanggang sa pagsulat ng Kawi script at baybayin, ang wikang Filipino ay pinayabong pa ng mga wikang Kastila at wikang Ingles bukod sa iba pang wikang Banyaga dulot ng unang agos ng globalisasyon mula sa kalakalanggal yon hanggang sa pagbubukas ng kolonya sa pandaigdigang kalakalan. Matapos ang mahigit 100 taon, ilang bagwis ng kolonyalismo at agos ng globalisasyon ang naranasan ng bansa. Pagpihit ng bagong milenyo, usapin na ang makabagong anyo ng globalisasyon at epekto nito sa mga institusyong pambansa at lokal. Kaya muli, balikan natin ang tanong. Paano ilulugar ang wikang Filipino sa panahon ng globalisasyon at internasyonalisasyon, lalo na sa konteksto ng edukasyon? Ito na ang mga kontemporaryong usapin tungkol sa wika at globalisasyon. Ang Ingles ang pandaigdigang lingua franca, kung gayoy, paano ang wikang Filipino dahil tingin natin dito ay mababa at hindi raw intelektualisado. Subalit may tinatawag na green politics. Ito ay ang sinasabing ang mundo ay multilingual at multikultural, na ang pag-aaral ng kultura ay sa pamagitan ng wika, kaya taglay ng wika ang kultura. Malaking hamon ito sa ating mga guro at mga mag-aaral ng wikang Filipino, lalo na dito sa Universidad ng Pilipinas. Dahil ang mentalidad ng nakararami, ang Filipino ay wikang bakya o wikang panlansangan o wikang showbiz lamang at hindi ito intelektualisado. Kung ganon ang hamon sa atin, ay iangat at bigyang dangal ang wikang Filipino sa kasalukuyang panahon. Pero tunay na nga bang walang espasyo o lugar ang wikang Filipino sa panahon ng internasyonalisasyon? Narito ang mga mahahalagang tanong. Kung ang Ingles ang pambansang lingua franca at napakasaklaw o kaya ay tinatawag na homogenizing ang effect ng Englishization o kuminsan tinatawag din itong McDonaldization, paano nalaman ng wikang Filipino? Subalit lagi kong sinasabi na ang kalaban natin ay hindi ang wikang Ingles, kung hindi ang mentalidad na tayo'y uunlad sa Ingles. Mahalaga Ingles, bakit hindi? Subalit,
hindi dapat na apak-apakan at maging mababa ang turing natin sa sarili nating wika. Sapagkat sinasabi nga sa Green Politics, itinutulak ito na ang linguistic at cultural diversity ang siyang magpapayaman sa kaalaman at karunungan ng bawat mamamayan ng mundo. Meron pa ngang tinatawag na mother tongue rights. At noong 28 na taon, ito ay itinanghal na mother tongue rights ng United Nations. Kaya titignan natin na mahalaga ang wika ng buong bansa. Maraming mother tongue ang iba't ibang bansa sa ating mundo. Halimbawa sa India ay may tinatayang 1,652 na wika. Ganun din sa Papua New Guinea, meron silang 820 wika. Sa Indonesia, may sinasabing 742. Ganun din naman sa China, na umaabot sa 241 mother tongue. Sa Russia naman, ay meron silang 190. Samantala sa atin, ayon sa eksperto sa lingwista na si McFarland, meron tayong 110 wika. Sa 110 na wika sa ating bansa, 109 ay sinasabing nag-uugat sa wikang Austronesiano. Samantalang ang isa, Chavacano, ay Pidgin o Creole Spanish. Ngayon naman ay tignan natin ang katagang internationalisasyon. May pagkakaiba ba ang internationalisasyon or internationalization of higher education sa globalisasyon o global education? Sinasabi na sa global education, mas economic ito. Ito ay may kinalaman sa marketing of international programs, commercialization and corporatization, at may kinalaman sa business advantage. Samantala, ang internationalization of higher education ay tungkol sa mga universidad. Ito ba ay ang status nila ay international na? May kinalaman din ito sa knowledge and language acquisition at curriculum enhancement. Ngayon naman, dadagdagan natin ang mga detalyeng ito. Sinasabi na ang isang universidad ay international na kung marami ang kanyang international students, kung marami din ang kanyang foreign visiting professors, at kung marami-rami ang kanyang international programs. Ganon din naman sa global education. Kaagapay ng internationalisasyon, kinakailangan na labas-masok ang mga banyagang mga mag-aaral o yung tinatawag na student and faculty mobility, student staff and teacher development, academic standards and quality assurance. Sa madaling salita, pagdating sa konteksto ng edukasyon ay magkapanabay ang internationalisasyon at global na edukasyon. Balik tayo sa ating mahalagang tanong. Paano nagiging wikang global ang Filipino dahil sa internationalisasyon? Ito ay batay sa mga kasunduan o yung tinatawag na MOA at MOU o kaya partnership ng isang universidad sa isa pang universidad. Maliban sa pagkatuto ng Ingles, hindi nakakaligtaan ang pag-aaral ng wikang Filipino, kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kaya hindi kinakailangan na ang mga banyagang mag-aaral ay Ingles lamang ang kanilang matututunan mula sa atin, sapagkat mahalaga rin na matutunan nila ang ating wika, ang ating kasaysayan at kultura. Kaya mga dayuhang mag-aaral na tumutungo sa Pilipinas para mag-aaral ng wikang Filipino, dumarami na. Magugulat kayo na ang wikang Filipino ay itinuturo sa mga prestihiyosong universidad sa labas ng bansa. Itinuturo kaya ito sa Moscow State University sa Russia. Ganun din ay itinuturo ito sa St. Petersburg University sa nasabing bansa. Itinuturo din ang wikang Filipino sa Tokyo University of Foreign Studies sa Japan. Ganun din sa Beijing Foreign Studies University sa China. At sa Inalco, Fransya, itinuturo hindi lamang ang wikang Filipino. Itinuturo dito ang Ilocano at Mangyan, pati na ang wikang Bisaya. Sa Osaka University, Japan, ay hindi lang naman wikang Filipino. May Philippine Studies Program din sila. At syempre pa, mahalaga ang University of Hawaii, Manoa, sa Estados Unidos, sapagkat dito meron silang
Departamento ng Filipino, meron silang Institute of Philippine Studies at meron silang Departamento ng Ilocano dahil maraming Ilocano sa Hawaii. At syempre, mahalaga ding banggitin ang University of California system dahil tatlong campuses dito ay itinuturo ang wikang Filipino. Papalad tayo na may isang Dr. Igor Podberedsky sa Russia na ginawaran ng Presidential Medal of Merit noong 2009 dahil sa pagtatag ng Russian Rizaliana at pagsalin sa Ruso ng mga nobela ni Rizal, Nick Joaquin, F. Chunil Jose at Ed D. M. Gonzalez. Interesante din na bukod sa mga nobelang ito, ay meron pang isang Ruso na si Vladimir Makarenko na sumulat ng Filipino-Russian Dictionary noong 1970 at wikang Filipino textbook pa noon para sa ikatlo at ikaapat na mga mag-aaral. Gayun din, sumulat siya ng isang artikulo tungkol sa ebolusyon ng wikang Tagalog. Pinakaunang pag-aaral sa Rusya tungkol sa Pilipinas ukol sa wika ay nasa Comparative Dictionaries of All Languages and Dialects na sinulat ni Peter S. Palias noong 1787. Nakatala rito ang wikang Tagalog, Kapampangan at wika ng Maguindanao. Si Palias ay miyembro ng St. Petersburg Academy of Sciences. Sa pananaliksik ng Rusong si Natalia Zabolotnaya, natagpuan niya na ang librong Voyages and Latest Observations in China, Manila and Indo-Chinese Archipelago ni Peter Dobell, ang unang bahagi ng siglo XIX ay kanyang naitala. Si Dobell ay Amerikano na nagtrabaho sa Russian service at nakatalaga noon sa Manila noong 1820 bilang Russian Consul General. Nailimbag ang libro sa Ingles na may sali ni Gresh noong 1833 sa St. Petersburg. Matatagpuan sa libro ang tala ukol sa geografiya at datos kultural ng Philippine Archipelago. Ayon kay Zabolotnaya, tinipo ni Dobell ang ilang Tagalog words in a pocket dictionary na ibinigay niya kay Count Nikolai Rumyantsev, ang foreign minister ng Rusya mula 1807 hanggang 1814. Tatlong mag-aaral mula sa St. Petersburg University ng Rusya ay nag-aaral ng wikang Filipino sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas sa UP Diliman. Ang isa rito, si Sergey Klimenko ay nagtapos ng kanyang masterado sa linguistics dito rin sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ang ituturing na haligi sa programang Filipino sa St. Petersburg University. May mga banyaga pang matatas sa wikang Filipino na naging visiting professor at fellow sa UP Diliman. Ang isa rito ay isang Pranses, si Dr. Jean-Christophe Gaillard mula sa Montpellier University, France, na ang kanyang Filipino talaga ay Filipinong hindi lamang akademiko kung hindi kanto pa nga, sabi ng iba. Ibig sabihin ay hindi siya maibebenta o mailalako dito sa ating bansa. Isa namang akademiko mula sa Russia, si Maria Stanukovich. Siya ay ang curator ngayon ng museum sa St. Petersburg. Subalit ang pinakapantas sa wika ay si Dr. Elena Frolova mula sa Moscow State University. Pero kung may pinakasikat na Russian visiting professor, ito ay si Professor Natalia Zabolotnaya. Hindi lamang siya matatas sa wikang Filipino, kumakanta pa ito sa klase. At siya ay mula naman sa Moscow State University. Habang may salin sa banyagang wika ang mga akda ni na Jose Rizal, Nick Joaquin, F. Chunil Jose at NVM Gonzalez, tayo ay nagsasalin na rin ng mga klasikong akda tungo sa wikang Filipino. Ang pambansang alagad ng sining para sa panitikan na si Bienvenido Lumbera ang nagsalin sa wikang Filipino ng Rusong drama ni Maxim Gorky na may pamagat na Enemies at sa Filipino ay Kaaway. Narito pa ang iba pang salin ni Lumbera, ang classic
na mga sinulat ni Federico Lorca at ni William Shakespeare. Samantala, ang nobela ni Promedia Anantatur na This Earth of Mankind ay naisalin ni Thelma B. Quintanar. Ito naman ay nilimbag ng Solidaridad Publishing House noong 1989. Ganon din, meron tayong mga Kastilang nobela na naisalin na sa wikang Filipino, katulad ng Kronika del Rey Pasmado. Para sa mga kabataang mambabasa, siguro hindi na sila mahilig sa classics. Pero syempre mahalagang basahin nila yung classics. Kasi meron na tayong mga sali ng mga kultura at panitikang popular katulad ng A Game of Thrones in Filipino, Les Miserables in Filipino, Lord of the Rings, Harry Potter, Diary of a Wimpy Kid, 50 Shades of Grey in Filipino. So ito na ang mga babasahin sa Ingles na nakasulat na sa wikang Filipino. At ito ay proyekto ni Segundo June Matias Jr. na isalin sa Filipino ang mga patok na panitikang popular sa Ingles para sa lokal na merkado. Ayon sa kanya, "I want them to enjoy foreign books, just like what other countries like France, Germany, Italy, Netherlands. Their people speak and read English too, but they have books available in their native tongue. I don't want Filipino readers to be deprived and not be able to read novels from other countries because the books that are available here are all in English." So, madalit salita, tayo siguro na nasa paaralan ay sanay na magbasa sa wikang Ingles. Pero papaano ang ating mga kapatid na hindi nakatungtong sa kolehiyo o maging sa high school man lang? Alam nyo ba na may salin sa Banyaga ang isang panitikang bernakular mula sa Pangasinan? Ang Makatang Pangasinan na si Santiago B. Villafania at ang kanyang Mortami o Kalipunan ng Tula ay isinalin sa Hindi sa pamagat na Premanjali. Ito ay isinalin ni Prakashak sa Hitia Bandar noong Setyembre 23. Marami na rin ang mga teksto na naisalin ng komisyon sa wikang Filipino. Isa ito sa malaking proyekto ng komisyon. Kaya, ang mga klasik na sinulat ni Rabindranath Tagore mula sa India ay isinalin na ng pambansang alagad ng sining at siyang tagapangulo ng komisyon sa wikang Filipino na si Virgilio Almario sa wikang Filipino. Ganun din ang The Necklace ni Guy de Maupassant ay sinalin na rin sa Filipino ni Alan de Rain na may pamagat na Ang Quintas. Samantala, ang Seven Stories ni Anton Chekhov ay sinalin na rin ni Fidel Rillo sa Filipino na may pamagat na Pitong Kwento. Ang Tagalish Verscoons ni Jose Rizal ay sinalin na rin ito sa Filipino ni Conrad Nuiles, subalit pinanatili ang pamagat. Marami pang salin ang KWF, kay Barry na Peter Pan, kay Shakespeare, kay Kafka, ang mga classic na nobela na ito ay may salin na at mababasa na sa ating sariling wika. Narito ang mga obserbasyon sa pagtuturo at paggamit ng wikang Filipino sa loob at labas ng bansa. Kulang pa rin ang mga libro at textbook. Pero matagumpay ang paggamit ng mga kulturang popular na anyo katulad ng awit at pelikula. Ganon din ang pagtuturo ng wika ay ang lingua franca. Kaya minsan ay konbersasyonal o kaya ay napaka-popular. Creolized ang wikang Filipino na siya namang nais natin sapagkat ito ay akomodasyon sa mga salita o kataga mula sa iba't ibang wika ng kapuluan. At higit sa lahat, ang pagtuturo ng wikang Filipino ay ginagamitan din ng tinatawag na intercultural perspective sa pagtuturo. Lahat ng ito ay maaaring mapaunlad, mapayaman, at maging matagumpay pa sa mga susunod na taon. Kung susumahin, mali ang pananaw
na ang wikang Filipino ay hindi maaaring makaagapay sa panahon ng globalisasyon at internasyonalisasyon, lalo na sa edukasyon. Pinatunayan mula pa sa panahon ng kalakalanggalyon hanggang sa pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan na hindi na bago ang globalisasyon sa ating bansa at kung ganoon ay tayo ay nais sa tabi nito. Yumaman ang bokabularyo ng salalayan ng wikang Filipino, maging ng ating kultura sa pagpasok ng mga salitang Mexicano, Aztec, Castilla, Inchik, Ingles sa kasaysayan ng pakikipagkalakal. Gayun din, nagpakilala rin tayo ng ating mga salita at kultura sa ibang bansa, katulad ng sa Mexico, na nagresulta sa pakikisangkot ng mga Filipino sa Rebolusyong Mexicano noong 1810. At sa kasalukuyang globalisasyon at internasyonalisasyon ng edukasyon, namalas natin ng ating wikang Filipino kasama ng iba pang wika katulad ng Ilocano, Kapampangan, Mangyan, Bisaya, ay itinuturo sa mga prestihiyosong universidad sa labas ng bansa. Napag-alaman din natin na ang internationalization program na naglalaman ng visiting professorship at student exchange ay may oportunidad para sa mas masigla at maunlad na pagtuturo ng wikang Filipino, panitikan at kultura sa loob at labas ng bansa. Sama katuwid, ang wikang Filipino ay hindi na lamang yaong wika ng lansangan. Itinuturo sa ibang bansa ng may paggalang at dignidad bilang intelektualisadong wika. Ang wikang Filipino kung ganoon ay wikang global. Nasa atin, mga guro at mag-aaral, ang hamon ng hinaharap at paglad pa ng wikang Filipino bilang wikang global. Ikakahiya mo pa ba ang iyong sariling wika?